nag-increase na yung price ng per share. Di ba parang naisip mo ngayon na, ay, salamat, no? Buti bumili ako ng gantong share 2 weeks ago. Ngayon tumaas na kasi siya. So, ibig sabihin, nag-grow na yung pera ko. Nakikita mo siya visually. Nakikita ko siya sa portal ko. Positive Day Believers, this is Dr. Gigi D. Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng believers natin. And this is the first time po tayo panood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. And sa lahat ng gustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa aking personal FB, nandyan lang po sa paligid. Okay? Alright, so ngayong umaga, pag-usapan natin ang tungkol sa investment. At very specific tayo ngayon, mutual fund investment. And pag-usapan natin how to grow it, right? Itong vlog na to, medyo first time ko tong i-discuss yung growing your mutual funds, di ba? So dati kasi lagi lang sinasabi, invest dito, invest doon, di ba? So I just realized na merong napakalagang factor para mas umunlad ang yung investment. Kasi this is what I'm doing right now, right? I'm starting to explore, okay? So, bakit Doc, mutual fund ang napag-decisionan mong invest? Kasi ito po ngayon ang tinututukan natin. Do I have other investment? May iba tayong mga investment. Pero ito muna ang i-discuss natin, okay? So, how to grow your mutual fund investment, right? So, sa lahat ng mga gustong mag-start, mag-invest, OFW dito sa Pilipinas, pwedeng ito yung starting point mo. Your best starting point in investing, right? So, una-una, saan ba ako nag-i-invest ng mutual fund? Ito pong sasabihin ko, personal experience ko. Kaya may mga babanggitin ako na personal affiliation ko po. So, kasi based talaga siya sa experience ko in growing my mutual funds, in starting it and growing it, alright? Kaya meron tayong mga babanggitin, okay? So, unang-una, ako po yung nag-i-invest, as you know, sa IMG. So, member tayo na IMG, nandiyan tayo. Pakita ko yung picture ng aking ngayon, Soldivo Funds. So, ang Soldivo Fund po ay kapartner ng IMG sa mutual fund investment. So, ano po yan? Sila na po yung nagmamanage. Sila nang bahala sa kanila ay invest yan, anong company. So, sila may fund manager, may trader na rin doon. I'm not doing it. We will not be doing it. Do sa IMG po, merong portion doon. If you want to understand sa my trade, pwede ka pong mag-avail doon. Pwede kang, you know, matuto. Kung gusto mo, ikaw directly mag-trade po. Pero in my case, I'm not doing that. Okay? So, yun po. Meron tayong may portal ka, meron kang nakikita mo, may access ka sa Soldivo Fund. Alright? So, dun po ako nag-invest. Okay? So, una, how to grow it. So, I'm growing it kasi po, number one, I understand how it works. Alright? Sa lahat ng investment na basta mo lang nilagay, okay, mag-invest ako dyan, eto yung 100,000. Tapos hindi mo alam paano mag-work, it will never grow. Napatunayan ko po yan, ilang years na po ako nag-invest, for 4 years. Actually, hindi pa siya katagalan. Sa lahat ng klase ng investment, namulat lang tayo, sabi ko nga po, 3 years ago, more than 3 years ago, alright? So kaya, sa mundo ng investment, hindi pa ako masyadong, hindi tayo expert, alright? I'm not expert into this. Sabi nga ni Ma'am Joyce, I'm not expert, di ba? Ito yung mag-discuss siya ng investment, alright? So, but I understand how it works. Kasi ang investment po is growing your money. Tandaan natin, when you invest, you grow your money. Okay? So para tayo nagtatanim. Nagtatanim ka para mag-grow. And hindi yan mag-grow pag hindi mo naintindihan kung paano siya mag-work. Alright? Kung paano siya umunlad. For example po, siguro mga ilang panahon ay nakalipas, mahilig po ako magtanim. Kasi ang major ko po, environment. I am an environmentalist po ako. So, kaya tanim-tanim talaga ako. Tanim ako sa backyard. Nakitanim ako sa backyard ng kapitbahay namin ni Mama Rivi. So, wala kami backyard, pero siya meron. Nakitanim-tanim ako. So, sa pagtatanim ko po, alam niyo ba, nag-asarol-asarol pa ako. Recent lang yan, ha? Mga 5 years ago lang yan, 4 years ago. Ganun po ginagawa ko. So, nagtatanim tayo ng mga okra, talbos, talong, papaya. So, alam ko yung season na hindi na kami aabot ng naabot kami ng tagulan, hindi na siya makasurvive. For example, yung papaya,
alam ko yung months na dapat ko yung itanim. Pero pagka lumampas ako sa month na yon, hindi na ako magtatanim. Kasi medyo magiging matubig na doon sa backyard. And yung papaya na yon, hindi siya mag-grow ng sobrang matubig. Abutan na siya ng medyo mabaha. Okay? So, hindi siya nag-work. Hindi siya mag-grow. And yung mga nag-grow during baha or matubig, yan, talong, okra, yan, nakaka-survive yan. So, I understand how they work. Kaya napapaunlad ko yung pananim ko kahit gano'n lang siya kaliit. So, ganun din po yung investment. You should know how it works. Paano nag-grow ang pera mo? Kailangan maintindihan mo yan. You sit down, doon sa nag-submit, nagsabi sa'yo, nag-propose sa'yo, eto mag-invest ka dito. Huwag mo sabihin na, sige, bahala ka na dyan. Hindi, you have to understand. Okay? So, sa mutual funds mo ngayon, naiintindihan ko na talaga siya. Alam ko paano siya nag-work. Okay? Alam ko na pag bumili ako ng, nag-invest ako ng 2,000, nakabili ako ng, magkano ba yung nabili ko? More than 3,500 shares. So, alam ko, di ba? Eh, kung basta nilagay mo lang yung 2,000 mo, obviously, nag-invest ako ng 2,000, bahala na siya. Hindi ganun, kapatid. Alam mo na nakabili ka man lang, alam mo man lang na nakabili ka ng gantong shares. Okay? Para mag-grow siya. So, yun po yung aking unang-una. Understand how it works. So, alam ko paano siya nag-work. Dok, ang konti naman pala na investment mo sa mutual funds. Hindi po siya marami. Nagsisimula pa lang tayo kasi ngayon ko pala siya naintindihan. Okay? Second po, para mag-grow, ang yung mutual fund investment, okay? It helps po na nakikita mo yung progress niya. Nakikita mo yung gaano na siya kalaki, gaano na, ano na yung, magkano na price per share. Para na-inspire ka. So, halimbawa ngayon, so nung binili ko po ang aking share po is 0.6 something lang. Ngayon, nag-grow na siya. Meron na, nag-increase na yung price ng per share. Di ba parang naisip mo ngayon na, ay, salamat, no? Buti bumili ako ng gantong share 2 weeks ago. Ngayon, tumaas na kasi siya. So, ibig sabihin, nag-grow na yung pera ko. Nakikita mo siya. Visually, nakikita ko siya sa portal ko. Alright? So, ganun din po, di ba, pag nagtatanim tayo, pag nakita mo, ay, umaangat na, meron na siyang ganito, di ba? Lumaki na yung mga dati, binilang, buto lang, dati, di ba, pagka, ano, nagtatanim tayo, yun nga, dati, naglalagay lang ako ng mga, yung pechay din, nagtanim din ako ng mga pechay. Makakala nyo, ha? Yung may experience nito. So, nilalagay lang doon. So, meron akong isang area doon. Doon ako nagbibini. Bumibili ako pa ako. Pumunta pa akong dinalpian para bumili ng mga buto-buto na yon. So, nilalagay lang siya doon. Tapos nakikita ko, days lang, lalaki na. Tapos magta-transfer ka na. Di ba yung pecha, tina-transfer mo yan eh. So, it inspire you more. Tsaka pag nakita mo kasi, nakita mo siya mismo visually sa'yo. So, alam mo kung anong action ang gagawin mo. Ay, lumalaki na. Kailangan ko na silang i-transfer. Diba? O, hindi pa siya pwede. Diyan lang. Mas diligan ko pa. Ay, natutuyo ng konti. Kailangan ng water. Kasi medyo kailangan ma-water po yun eh. Pagka hindi mo pa siya natatransfer yung pechay. So, ganun din pag nakita mo yung mutual funds mo. Ay, ano na, pataas na. Bago tuluyan tumasok, kailangan bumili pa ako ng share. Eh, kailangan dagdagan ko pa yung share ko kasi economy, samantalahin ko hanggang mababa pa. Diba, you can do some action. So, mag-grow siya. Alam mo kung ano yung appropriate action na gagawin mo. Okay? At na-inspire ka, nakikita mo yung share mo, lumalaki, diba? Nag-grow ang pera mo, okay? And number 3 po, how to grow your mutual fund is, ito, gawin mo siyang parang habit na. Make it a sure habit lifestyle. Lifestyle investor ka na. Alam mo yung kasama na siya sa lifestyle mo. Kasama na siya sa day-to-day activity mo. Kahit hindi day-to-day, weekly. Ako kagabi, I check. So, dumaan ako sa... Like ko kasi pun tinitingnan yung aking portal. Tinitingnan ko yung announcement. Tinitingnan ko yung team ko. Nag-grow ba kami? Sino na yung nadagdag sa team? Kasi po, yung mga members ng aking mga team din, nakikita ko din doon, production namin. So, I always see it. So, syempre, titingin na ako dun sa Soldibo fans. Diba? So, nagiging part na siya ng lifestyle ko. Hindi lang sa pagtingin, kundi pati yung allocation ng budget ko. So, may kausap ako na nag-aasi sa akin. Sabi ko, every Sunday night, kagabi hindi kami ano kasi may masamang pakiramdam niya. Pero, mag-invest ako, bibili ako ng shares every Sunday night.
kasama na siya sa lifestyle ko, sa budget ko, di ba? So ganun din kasi pag nag-grow tayo ng halaman, di ba? Gawin mo na rin siya yung habit. Nung nagka-garden po ako doon, everyday, mas maaga ako nagigising. 5:15, nagugulat sila mamaribi, family niya. Kasi meron ng ano eh, umaandar na yung ano. Nagdidilig na ako. Maaga, nagdidilig ako. Tapos minsan paghapon, nagmamadali ako umuwi noon. Nung wala pa akong YouTube po noon ha, di pa ako nagbablog. Nagmamadali ako umuwi kasi magdidilig ako. Didiligan ko. Ako talaga nagdidilig. Tapos pag Sabado, sobrang excited ako mag-Saturday. Si magbubungkal ako noon. Tatanggalan ko ng mga damo-damo. Tapos titingnan ko siya. Tapos sa hapon pa, babalikan ko yon. Habang nagkakapi ako, nakatingin ako sa halaman. Alam nyo, ang tagal din po ng point ng buhay ko ng gano'n. Sabi ko nga, parang akong pa-retire noon. Kala ko di na mababago yung system. Pero it was nice. It was a very exciting chapter of my life then. Okay? So, gawin mo siya, naging lifestyle ko siya. Kaya lagi kami may harvest. Yeah, sabi ko, nay, ito ah, lalaga natin to. Kasi, ani ko yan. Eh. Siguro pinaka masarap na pecha, eh, di ba? Pinaka matamis na papaya. Anyway, so, yun, maging habit mo ang iyong mutual fund investing. Okay? And number four, you just need to enjoy it. Enjoy mo siya. Diba? Yung excitement, yung happiness na ramdaman mo, enjoy it. Naging masaya ka, ay, nag-invest ako, diba? So, iba yung satisfaction na meron kang investment. Naiintindihan mo kasi siya, nakikita mo, and nagiging part siya ng lifestyle mo, may reward sa'yo, diba? And you enjoy it, enjoy mo siya. Isa siyang blessing ni Lord na nag-grow ang pera mo. Kasi ang pera mo na nilagay mo dyan, blessing ni Lord dyan eh. Binigay ni Lord sa'yo yan, kapatid. Para nun, i-grow mo din siya, di ba? So, ganun din sa gardening. Ba't ako nagtagal? May isang taon na ata, 2 years ako nag-garden. Hindi ako na, kahit na may mga putik-putik tayo, kahit naarawan ako, masaya ako. I'm enjoying that part of my life. Na meron akong moment every day na kami lang, tsaka ang halaman ko. Diba? And I'm enjoying it. Hindi ako nagsawa kahit sabihin nila, parang hindi mo bagay, nag-iib ka. Parang hindi mo ata bagay, nagdadamo ka. Kasi that time, I was already principal na ako noon. Yeah, principal na ako. Dean of College of Education. Pero hapon, nag-sarol ako, may dala akong itak. But I'm enjoying it, diba? O, ganun lang. Okay? So, sa atin lahat, OFW dito sa Pilipinas. Okay? So, yan. So, pasensya na kayo, may halong kwento ha. Ginamit ko lang yan para illustration. Ma-enjoy natin. It's how to grow your garden and it's how to grow your mutual funds. Ganun din po siya. Okay? So, yan. Start ka na. Kung gusto mong mag-start, Doc, hindi ko alam paano sinasabi mo na yan. I can help you. PM mo lang ako. Okay? So, you can have it directly. Mag-invest ka. Nakikita mo investment mo. Okay? Pwede kitang tulungan. PM mo lang ako ngayon. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago tumulad ating buhay. Thank you very much, Jelievers. Enjoy the rest of the day. Yeah, let's go.